Hello po. Sa video ito ay gusto lang po namin ipakita sa inyo kung paano nyo i-change ang inyong password pagpasok ninyo dito sa backend or kung let's say nakalimutan po ninyo yung inyong password or just kung gusto niyo lang pong palitan yung password dahil may nakakita po ninyong password at ayaw nyo pong makapasok sila sa inyong pong website. So, punta lang po kayo sa users or sometimes nakasulat po dito profile. So either na profile or users, click nyo lang po and your profile. Okay. And scroll down lang po kayo at ito po. Makikita po ninyo yung new password. I-click nyo lang po ito. Pwede pong i-change nyo lang po kung ano pong nakasulat dito. Ayan. Para po makita nyo kung anong tinatype nyo, i-click nyo lang po itong button dito sa right. And actually, you'll have to click it twice. So, let's say yung password po nyo ay password, which is not good kasi marami pong makakahula nyan. So, kung gusto po nyo, just put any characters na gusto po ninyong ilagay na hindi madaling hulaan ng iba. Okay, let's say okay na po, okay na po kayo sa password na yan. Mas maganda pong i-click nyo yung logout everywhere else para kung may naka-access po ng or na-compromise po yung password, malalog out po yung kung sino man pong nagnakaw na yung password, kung meron pong nagnakaw na yung password. Then kung okay na po kayo dun sa password ninyo, click nyo lang po itong save dito sa baba, itong update profile, para po masave po yung inyong bagong password. Ngayon, kung hindi nyo naman po ma-access yung inyong password or nakalimutan po nyo yung inyong password, punta lang po kayo dito sa inyong backend. Like I said sa ibang sa other video, ito, ganito lang po yung pag-access ng backend ng inyong website. mglobalpmai.com/wp-admin. Let's say ang akin pong password ay hindi ko matandaan, hindi po yun tatanggapin ng website, of course. So kung ganito po ang nangyari, i-click nyo lang po itong lost your password link dito po sa baba or dito po sa taas, and it's gonna ask for your email address po dito. So, kapag nilagay nyo po yung email address nyo dito, then you click on password, reset password, mapupunta po yung reset link sa inyo pong email, kung ano man po yung email account ninyo or email platform na ginamit. Then it's gonna ask you for a new password para po ma-reset po or mapalitan po ninyo yung password. Okay? Pagkatapos po nun ay balik lang po kayo dun sa inyong backend para po i-gamitin yung bagong password. Okay? Kung may tanong po kayo, just let us know please through Sir Pua. Thank you po.